Video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang limang gold coins na pagmamayari ng Pilipinas at ito po ay kung tawagin commemorative coins. Lamang ang may alam. Magandang panahon ulit mga kaibigan dito sa aking channel, More Than Treasures. Ano po? Yung nakaraan ko pong video, itinuro ko po yung taon ng coins na kapag ito'y nakita mo sa pamagitan malawang ng taon, ay masisigurado mo pong ito ay iyong maibebenta o may halaga. At ito nga po yung 1945, pababa. Ngunit hindi ko po isinasabi sa inyo na kapag ang coins ay mas mataas po dyan, 1945, halimbawa ay 1946, o 2001, o 1999, pag ganyan po ang coins, hindi ko po sinasabi na wala naman pong mahalaga o mamahaling coins sa ganyang mga taon. Ang tinuro ko lamang po sa inyo noong nakaraan, ito po yung kasiguraduhan kasi hindi po naman po kayo halimbawa sanay sa pamimili ng coins. Pag yun ang nakita nyo, 1945 pababa, sigurado po na iyan ay may halaga. Ngunit, lagi nyo din po tatandaan, take note po, na meron po mga special collection, special edition ng mga coins or gold coins. At ito po ay, ang mga taon po nila ay mas mababa. Mas mababa po sa 1945, mas bago po. Ano po? Ngunit bago po yon ay shoutout po kay LJB ng Misamis Occidental. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa iyo sa iyong pag-follow, pag-suporta sa aking channel. Sa lahat po ng nanonood kong kaibigan dito, pakishare niyo po ang ating mga video. Ngayon, pag-aralan na po natin yung mga, ito po ay gold coins. Ano po? Gold coins na ang taon po niya is bago pa lamang. Hindi po siya 1945. Meron po dito 1975. Ano po? Merong 2000 na rin po series. Sapagkat inuulit ko po sa inyo, may mga gold coins po na special edition. May ituturo po ako sa inyo na limang piraso na siguradong gold coins. At ito po ay pagmamayari ng pera natin ng Pilipinas. Ito po akong tawagin ay commemorative coins. Ano po ba ibig sabihin ng commemorative? Pag sinabing commemorative, ito po yung paggunita. Ano po? O alang-ala, sa alaala, gunitain. Ano po? Ito po yung paggunita noong ikatatlong anibersaryo ng bagong Pilipinas at ito po ay ginawa o pinagawa ng ating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na asawa po ng ating First Lady na si Imelda Marcos. Lima lamang po itong ituturo ko sa inyo ha. Mga gold coins po natin ito. Pag nakita nyo to, sigurado ko po sa inyo, jackpot po kayo, mga kabalata ko sa inyo. Number one, ano po? Ito po yung 1,000 pesos na coins. Sino po sa inyo nakakita na ng 1,000 pesos coins? Yan po ay Pilipinas. Ano po? Ito po yan. Yan po ang harapan. Ito po naman yung likuran. 1,000 pesos po yan. Yan po ay, ang taon po niya ay 1975. Composition, ibig sabihin, yung ginamit, ano po, sa kanyang pagkakabuo bilang coins ay 900% gold at 10% silver. Ibig sabihin po niyan ay 21K ang coins na yan. Ang kanyang timbang o bigat ay 9.95 grams. Bagong lipunan. Pangalawa, ito po. 1,500 gold coins ng Pilipinas. Bagong lipunan. Ang taon po nito ay 1976. Binubuo ng 90% gold at 100% silver. Katulad lamang po yan ng 1,000 pesos na coins. 21K din po yan. At ang kanya pong bigat ay may bigat po siya na 20.45 grams. Napakalaki po ng lamang doon sa 1,000 pesos. Pangatlo, ito pong 2,500 pesos ng bagong lipunan ng Pilipinas. Yan po ang harap, ito po ang likuran.
Ang taon po nito ay 1980. So, mas matanda po siya sa akin ng 5 years kasi 1985 po ako. Sa mga 1985, shout out, mga idol. So, composition, binubo po ito ng 500% gold at 500% po ng silver, copper, zinc, nagkahalo-halo na po yan. At ang kanya pong timbang ay 14.57 grams. At ito po ay 12K. So, kapag ka po 500% na gold, 500% po ay metal na silver or copper, alloy, zinc, yan po hinahalo sa mga gold. Pag sinabing 500% gold, yan po ay 12K po lamang. At ang pang-apat, yun pong 5,000 pesos na coins. Tignan niyo po ha, sa mga hindi pa po nakakahawak o hindi pa nakaalam ng 5,000 pesos na coins, alam niyo po ba na ako ay walang kaalam-alam sa mga pera natin kahit noong unang panahon. Ngunit nang ako ay magsimulang mag-alahas at mamili na malayo na din po ang aking narating na lugar, iba't ibang lugar na din po sa Pilipinas lamang ang aking napuntahan. Kami po yung umikot na ginto pilak. Nagbabahay-bahay po kami noon yun. Sa aking paggagala, iba't ibang coins na po ang nahawakan ko na pera natin. Kaya nagtataka ako, may pera po pala tayong 5,000 coins na piso. Ano po? 5,000 piso o 5,000 pesos na coins natin. Ito po. Yan ang harap. Ito po ang kanyang likuran. Ito po'y batang-bata pa. Ang taon po nito ay 1999. Naalala ko nung bata pa ako, 1999, Masagana 2000. Naaalala ko po yan, naglalaro pa kami. Nakikita ko sa masasakyan, Masagana 2000. So ang taon po niyan ay 1999. Binubo po ito ng 750% na gold at 250% na silver. Na ibig sabihin po, ito po ay may kilatis o ito po ay 18K. At ang kasunod po ay ang ating 10,000 pesos na coins. Ito po yan. Yan po ang harap. Ito naman po ang kanyang likuran. Bagong lipunan po lahat yan. Ang taon po nito ay 2019. Mas batang-bata pa po nang iya po ay ilabas. Ano po? At ito po naman ay composition or binubuo ng 996% na gold at 4% lamang po ang silver niya. At ibig sabihin po, ito ay 24K. At ang kanya pong timbang ay 42 grams. 42 grams po yan na coins. So, lagi po nating pakatatandaan, mga kaibigan, ay pagdating po sa mga gold coins, sagana po tayo, sagana po ang Pilipinas. Kaya dapat lamang pong malaman natin kung paano po tumingin ng original na gold coins. Inuulit ko po sa inyo, kung sakali po maka-encounter kayo ng katulad nito, marami pong peke ako na nahawakan na katulad po niyan. So, ang mahalaga, marunong po kayong humawak, gumamit ng asido at bato. Kung sakali pong kayo ay maka-encounter ng ganyan, halimbawa po itong 10,000 pesos na coins, tignan niyo po ang timbang niyan. Yan po ay 24K. Ang timbang po nito ay 42 grams. Malalaman niyo po agad ang presyo. O, 42 grams. Ipagpalagay lamang po natin na 3,005 po ang kanyang gramo. 3,000 na lang pinakamahina ang kanyang gramo. Itatimes mo po yan sa 42. Ibig sabihin po is 126,000 pesos po yan ha. So, biruin mo, makukuha mo yan. Mayroon ka ng 126,000 pesos. Ngunit,
Ulitin ko po sa inyo, yung ganyan mga limited edition, special edition, hindi po yan nakukuha sa gramo. Mas mataas po ang kuhaan niyan. Pero bultuhan na po yan. Kaya, nawa po ay may natutunan kayo. At sa mga bagong daan muli sa aking channel, kung magugustuhan niyo po, pakisubscribe niyo naman po ang ating channel. At sa mga sa ating mga nanonood na dati ng kaibigan, marami pong salamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo din, pakishare niyo po ang ating video sa ating mga kaibigan. At paki-like. Kung may mga katanungan po kayo, pwede naman po kayong mag-comment. Ano po? Lamang ang may alam.